Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan at handang saklolo o may kaguluhan. God is our refuge. Kailangan po natin masumpungan ang Diyos bilang ating kandungan. At masusumpungan po natin siya sa pamamagitan po ng kanyang mga pangako. Sa kanya pong pangako, nakapaloob po yun ang kanyang presensya, yung kanyang provision of great salvation, at higit sa lahat yung kanyang protection ay binibigay po sa atin. Sa Hebrews 13 verse 5 hanggang 6, sabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Dito po ipinapangako po ng Panginoon yung kanyang presence sa buhay na ito para masumpungan po natin siya bilang ating pong kandungan. Ibinibigay niya po sa atin yung kanyang presensya. Kaya nga po sa Romans chapter 8 verse 37 sabi niya sa kanya po mga salita na tayo higit na mananagumpay. At kapag tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo, sabi po ng Biblia, tayo daw po itatawag na more than conquerors dahil po kasama niya siya sa buhay na ito. Pangalawa po, makikita po natin ay pinagkaloob niya po yung great salvation. Yan siya sabi sa Hebrews chapter 2 verse 3 hanggang 4 na sabi rito, this salvation was first announced by the Lord and was confirmed to us by those who heard Him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. So, yung ating pong salvation, kasama po dyan yung pagkilos ng Diyos at kanyang kapangyarihan. Yung pong signs, wonders, and gifts of the Holy Spirit. Ibig sabihin po, pag naroroon po yung presensya ng Diyos, nandun po yung kanyang kapangyarihan. Kaya huwag po tayong matakot sa buhay na ito. Meron po tayong unending supply of power na ipinangako ng Diyos sa mga sumampalataya sa Kanya. Binigyan niya rin tayo ng better covenant, sabi po sa Hebrews chapter 8 verse 6, na established on better promises. So ibig sabihin, kung may mga pangako sa Old Testament, ano po noon, mas lalong higit na pwede natin yung panghawakan ngayon sa New Testament kasi tayo po ay nasa better covenant, established in better promises. At ang sabi ng Biblia, yung redemption po natin, ano po, ay nanggaling po sa precious blood ng ating Panginoong Jesus sa 1 Peter chapter 1 verse 19. Higit pa po yan doon sa dugo na ipinahid ng mga Israelites doon sa hamba nila nung panahon po na sila ay nasa Egypto. Ngayon din po sa panahon natin ngayon, mararanasan po natin yung protection or redemption ng Lord through the blood of our Lord Jesus Christ. At ang sabi ng Biblia, taglay din natin yung pananampalataya na precious, ano po, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 1. At itong pananampalataya ito ay higit pa sa ginto. Kaya mas matatag po tayo sa buhay na ito. Ano po mga kapatid? Kaya huwag tayong mangamba kung sakali mang meron mga problema at pagsubok tayong pinagdadaanan. Panghuli po, yung kanyang protection. Yan po ang ipinapangako ng Diyos palagi sa kanyang mga anak. Kaya nga po sa Psalms 34 verse 8, ang sabi, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Ibig sabihin po pala, lagi niyang pinapangako yung kanyang pag-iingat sa atin. Yung preservation, ipipreserve niya po tayo in the day of trouble, sabi po sa Psalm 46 verse 1. Kaya panghawakan po natin yan. Yan po yung mga great and precious promises sa 2 Peter chapter 1 verse 4 na pwede nating angkinin sa buhay na ito. His presence, His provision of great salvation, and His protection and preservation. So again, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!